sa amin at meron silang authorized talaga na job order, meron silang ano, at gusto nilang pumili yung sila mismo yung pipili, bibigyan namin sila ng password para ma-access yung database. Tawag, ganito po, di kunyari may passport ka, tapos pumunta ka dun sa POEA, e-registration, at hindi mo pa natapos lahat yung mga fill upan, pwede kang bumalik ulit, no? Ah, pwede bumalik ulit yun. Kahit per page, mahaba-haba yun. Oh, mahaba yung page eh. Mahaba nga po. Mahaba. Pero dito sa ginawa namin, kaya kami nag-ano, kasi alam mo naman, dito sa Pilipinas, kung minsan yung mga computer nag-hang, tsaka kung minsan na... Alam mo, yung mga nasa bahay, pag nag-connect sila, ang haba-haba kung doon mo online titirma. So, nag-device kami na i-download mo na lang. Tapos kahit na hindi ka naka-online, pwede mo lang typean yun na on your free time mo para hindi ka nagmamadali. Kasi pag nagmamadali, nagkakamali pa ng mga isasagot doon eh. So, pagka nagawa mo na yun, halimbawa yung gabi ni ginawa mo, meron kang the whole night, kinamagahan, review mo muna. Pagka-satisfied ka na doon na lang i-send yung email. Saan po nila iyan? Ano yun? Sa taskforceguam@yahoo.com. Taskforceguam. Dire-diretso lang po yung taskforce. Apo, dire-diretso lang yung taskforceguam@yahoo.com. At yan. So, pag natanggap namin yun, automatic meron kaming program na yung digital copy na yun, automatic yun, ipapasok niya yun sa database. Pero pupunta muna po sa inyo, sa office nyo. May bibigay kayo. Meron po kaming staff, si Jack Jericho na expert yan na pagpasok nitong mga data na to. Hindi na namin nire-retype ulit yun. Meron ng ano yan, automated program na pinapasok siya doon sa database. Ngayon, pagka ano, kailangan ng carpenter, mag-search mo na carpenter, lalabas na yung mga pangalan na yan. Titignan nung... At saka meron pa kaming isang ano step na ginawa na parang naglagay kami na ng ranking system. Tinatawag na 442. Ibig sabihin, 4 points yung ina-assign sa experience, tapos 4 points yung sa trainings and ano, trainings and licenses, tapos merong 2 points para sa other, ano niya, kung ibig sabihin meron pa siya ibang skill. So, ibig sabihin, pag nag-search kami ng, halimbawa, heavy equipment mechanic, bukod sa lalabas yung kung sino-sino, nakarank yun kung sino yung, halimbawa, on a scale, kasi yung 4-4-2, bali 10 yun eh. On a scale of 1 to 10, nakalabas dun kung sino-sino yung matataas yung ranking para pag naghahanap ng worker yung ano, alam kagad namin kung sino yung ipapasa. Kasi yung gusto natin dito, ano eh, yung magagaling, yun yung kailangan nating lalo na yung mga unang batch na ipapadala, yun yung kabilin-bilinan ni Mayor. Huwag tayong mapaya, baka mamaya yung unang batch natin dun eh, palpak sa trabaho. Sabi na, wala yung mga tinanglop ko po. Mapaya tayo, kaya ganun yung sistema na ginagawa natin. So, bali po yung form sa inyo muna kukunin bagong i-send i-send doon sa ano? Apo, nandun doon lang po siya sa website. Ipin po yung download ano yung form. Mada-download niya sa computer nila tapos sa sagutan na nila. Tapos i-email na lang nila yan. I-attach na lang nila through email. Ganun yung sistema. Tsaka kung mapapansin mo rin kung magbubukas ka ng ano ngayon, Maminet, hindi ko na nilagay yung aking, dati yung cellphone number ko ang nakalagay doon eh. Apo. Pero talagang ano, na-overwhelm ako sa dami ng tumatawag at nagte-text. Yung kailangan ko i-transfer sa computer in a day, mga 500 to 800 na kailangan i-process eh. Yung iba doon na ano pa, yung buti nga, hindi lang ako, hindi pa kay Mayor nagte-text eh. Tapos pinapareview sa akin ni Mayor. Napakarami talaga, napakataas ng interest dito sa project na to. Kaya dun sa ano sa website na namili na kami ng bagong SIM card na naka-connect sa computer to. So, ibig sabihin yung pagpasok namin kina magahan, naka-process na yung lahat ng pumasok na text at meron na kaming yung iba kasi yung mga tanong halos pare-pareho lang eh. Pero kung araw-araw wala akong gagawin kundi sagutin through text, mauubos na kay oras ko eh. Kaya dinevise na namin na automated din yung ano, kumbaga naka-ready na halimbawang yung 10 tao pare-pareho lang naman yung tanong nila, meron na kaming naka-ready sagot na pananalo lang yun. Nasa computer na yung ano. Yung system. Ganun yung... Talagang kailangan ganun kagawad sa dami ng ano, nagre-reply dyan sa tama project yun, natin. Napakarami talaga ng mataas ang interest dito at hindi lamang
sa mga kalusod natin sa Olongapo. Pero of course, ang lagi sinasabi ni Mayor, yung priority natin sa constituent natin. So kaya pag nakikita namin may kailangang ano, may kailangang additional training, mm-hmm. ina-advise na namin sila kaagad. Ano ba, yung heavy equipment mechanic, mm-hmm. Medyo, alam mo ngayon, sa panahon ngayon, eh, o kaya yung carpentero. Mm-hmm. Nung araw, ang carpentero, kailangan para ma-idiretso mo yung gagawin mo, pitik, yung tinatawag, yung parang lubid yun na lalagyan mo ng chok, tapos pag pinitik mo gano'n, may diretso ka na. Eh, ngayon, laser na yung ginagamit eh. Uh-huh. Kung hindi alam ng mga worker na ipapadala natin yun, baka magpukantangan sila pag natignan. Yung martilyo na dati ginagamit natin ngayon, na ano na eh, gun na, binabaril na, binabaril na pneumatic o electric, mm-hmm. o the battery. So kung hindi nila alam yung mga ganung equipment at saka yung safe na paggamit nun, mm-hmm. medyo dihado sila at baka madisgrasya pa. Kaya dinagdag natin sa training program natin yan na ginagawa ngayon. Bukod pa dyan dun sa kausap na natin yung OSHA trainer, yung magte-training ng safety. Mm-hmm. Meron kasing kakaibang requirement sa US na safety training na kailangan din merong certificate. So yun yung mga intervention na ginagawa natin para yung mga kalunsod natin magkaroon ng magandang pagkakataon dito sa proyekto na ito. Okay. So, Kagawan, wala tayong oras. Okay. O nga po, final word na lang, Kagawan. Ayun, unang-unang papasalamat ako ulit dun sa mga kasama natin na ano na nagtiwala ano, dun sa at ako'y nai-nominate para sa national ano level ng outstanding counselor. Pagkatapos, may mga ito, habang nag-usap tayo, may pumapasok na text sa tungkol sa ano eh, sa telecommunication, sa kanilang na mga naisitanong, mayroong mga concern na meron kasi kaming dalawang inaprubahan na bagong cell site. So, itong text ay nag-aalala daw yung kanyang lola at magtatayo ng antena, baka raw maapektuhan yung health niya. Ayun, so yeah, nais ko lang ng ano, konting maisil lang na paliwanag. Alam niyo po yung sa kung compare natin yung sa cell site at cellphone natin sa TV, mm-hmm. mas malakas pa yung makukuha natin sa TV tsaka sa ano, sa television set ano, tsaka yung cellphone na nakatikit sa tainga natin. In fact, mm-hmm. mas maganda na medyo malapit sa atin yung cell site kasi yun po ating mga cellphone, automatic po yung power output niyan. Ibig sabihin, pag malayo yung cell site, mas malakas yung ibinabato na power ng cellphone mo para ma-reach niya yung cell site, para makapag-usap sila. Mm-hmm. Ayun. So, mas malakas yung power, yung radiation niya, siyempre, mas malakas din. So, mas malapit yung cell site, mas relax na relax yung inyong ano, yung inyong cellphone, mm-hmm. at kahit itikit niyo sa tainga niyo, walang effect. Pero in reality, wala pa talagang, ano, wala naman talaga kasing kung nag-aalala sila na may radiation yung ilalagay na tower. Hindi yung radiation po niyon very minimal. At kung alam namin na makakasama sa inyo, sigurado pong kami yung unang-unang kokontra dyan. Hindi po natin papayagan na mapahamak yung ating mga kalusot. Pero ganun pa man, kung gusto nila ng medyo mas mahabang paliwanag, mag-iimbita na lang ako siguro sa ng parang committee hearing sa City Council. At kung may mga concern pa silang iba, doon na lang pag-uusapan. Medyo sinagot ko lang itong text na pumasok. Okay. At para naman hindi nila masabing, palagay ko kaya biglang nag-text sa dialam niya, nag-uusap. Ito nga po, Kagawan. Opo. Okay, sige po, Kagawan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa lahat. Magandang tanghali po. Okay po. Ayan po, napakinggan natin si Kagawan Piano. Salamat po, Kagawan, sa inyong update. At good luck sa inyong nomination para sa Outstanding Counselors of the Philippines. At yan po ang kabuuan ng programang Buhay na Buhay na Buhay. Ang kabayanan niyo po si Ate Susan Tila para sa lunch date. Isang magandang araw po sa inyong lahat.